Hindi ko ma-explain, pero ganun, ang ganda nung, ano, ang ganda nung rehistro nung boses niya kapag kumakanta siya talaga. So, parang nandun yung kwento ng bawat members dun sa kanta. So, sobrang ganda lang talaga. Pahinga una, ako na. Grabe. Hey guys, welcome back to my channel. It's Jemaica, and for today, meron naman tayong re-reactionan, mga B, dahil nga nag-release na naman ng bagong single itong SB19. We have MAPA, na talagang napakagandang music talaga nito. Napakinggan ko na siya. Very meaningful nung kanta, and maganda talaga yung lyrics. And nung una ko itong napakinggan, talagang, bad. This is really, really good music, kaya I think this will be one of my favorite SB19 songs. So, ayun. So, for today, we're going to react to SB19's MAPA live performance sa kanilang MAPA showcase kahapon. And I actually watched their showcase, and akala ko naman parang madami silang ipe-perform na mga, yung parang concert ba, ganon, hindi pala. So, parang ang pinerform lang nila doon is yung Watt at saka yung MAPA. But nonetheless, it was wonderful. Maganda yung performance nila doon. Maganda yung mga chika-chika, mga inter-interview. Talagang na-enjoy ko talaga kahapon yung showcase nila. So, we're going to take a break from our PPOP live reviews, where I review live performances of different PPOP groups. Pero ito hindi siya part ng series na yon, kasi I want yung live performance to be dancing and singing at the same time. And here, since balad to, so kumakanta lang sila, hindi sila sumasayaw. So, I'm going to include SB19 on my PPOP live reviews, pero hindi pa sa susunod na episode. So, I already reacted to Beanie and Alamat sa mga live performances nila. If you want to watch that, I'm going to put the playlist over here, both episode 1 and 2. And you guys should watch out for the next episode at kung sino ang ating reaction na nasusunod sa kanilang live performance. So, ayun nga, without further ado, wag na natin itong patagalin. Let's see SB19 with MAPA at the SB19 MAPA Showcase. Mas malinaw yung video dito kesa nung sa showcase mismo. Mama, kumusta na Dina? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Okay, wait a minute. So, first off, like, kakasimula pa lang nung kanta, grabe na talaga yung music. Talagang sobrang ganda. At ang ganda pa nung pagkakapasok ni Justin doon. Talagang yung emotions niya talagang nag-uumapaw. Makikita mo sa facial expressions niya na talagang damang-daman niya yung bawat lyrics na sinasabi niya. And like, sobrang ganda ng boses ni Justin dito. Like, talagang nag-improve na talaga si Justin pagdating sa pagkanta. And mapapansin mo rin talaga yun sa bawat performances nila. Kahit sa Watt, kapag pinanood mo yon, talagang yung vocals niya doon is nag-i-improve nang nag-i-improve, and we're living for it. Sobrang ganda ng boses dito ni Justin. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibos dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata at tala. Pahinga muna, ako ng bahay. Labis mo sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. Laksa-raksa-ra, laksa-raksa-ra, laksa-raksa-ra-ra, laksa-ra-ra, laksa-ra-ra.
Okay, wait lang. Be, grabe nung pinanood ko to kahapon. Talagang naka-earphones din ako noon. And, grabe yung ano, yung musicality nung tunog nung kanilang music. Talagang, ano daw, sabi? Musicality ng music na Eme. Basta ganun, sobrang ganda nung, what do you call this? Parang yung areglo nung instruments. Parang lalo na pagdating dun sa la-tsara-tsara. Grabe, ang ganda nung pagkapasok dun. Parang talagang nakakatindig balahibo talaga yung part na yun. And grabe lang talaga yung vocals both ni Stel at saka ni Pablo. Kasi grabe yung si Stel. Si Stel, alam natin talaga sobrang ganda talaga ng boses nito ni Stel. Like, sabi nga nila heavenly voice, ganyan. Maganda talaga yung boses ni Stel. Talagang what do you call this? Talagang punong-puno ng emotions and talagang bawat nota is talagang nahihit niya. Ito namang si Pablo, grabe naman talaga sa soul, sa ka-soulful yung nung vocals ni Pablo. Parang, yung voice kasi ni Pablo, parang meron siyang raspiness sa ano niya, sa voice niya. Yung parang garalgal pero maganda. Alam mo yun, parang hindi ko ma-explain, pero ganun, ang ganda nung rehistro nung boses niya kapag kumakanta siya talaga. Lalo na kapag yung medyo high notes, talagang yung garagal nung boses ni Pablo, parang nakakatindig balahibo talaga. Talagang sobrang ganda nung vocals ni Pablo, parang unique yon. Unique yung kanyang boses. So, sobrang ganda talaga, lalo na nung part ng latsarat-sarat, tas sabay-sabay sila kumanta. B, grabe. Bongga talaga. Favorite ko talaga tong song na to. Grabe. Ang ganda talaga ng ano ito. Nakaka-LSS talaga siya. Bongga talaga. Yes, harmonization. Wait a minute. Be. Grabe. Hindi ko talaga, ay mo pag pinapakinggan ko talaga to, parang every time na lang papakinggan ko, parang maiiyak na lang ako, ganyan. Talagang ganda kasi talaga ng meaning and dagdag mo pa yung vocals nila, talagang explosive yung talent and yung emotions na binibigay ng song. And pag narinig mo talaga sila ng live, grabe talaga yung vocals ng SB19, hindi mo talaga madedeny yun, talagang ang ganda nung, kasi meron silang uniqueness sa bawat boses nila. Hindi sila yung parang pare-parehas ng tono, pare-parehas ng type ng voice. And that's what make it more flavorful, yung kanilang harmonization, talagang bongga. And yung boses ni Josh, grabe, ang ganda talaga. Tapos sa kanya pa talaga napunta yung part nung dun sa papa. Kasi syempre, di ba, we all know, we 18s know na si Josh, hindi siya lumaki na nakita niya yung father niya, like, ano, ni-raise lang siya ng kanyang single mom. So, parang, mararamdaman mo talaga yung emotions na behind nung mga lyrics. So, parang, siguro dahil, kaya rin siguro talagang nakakatagos sa puso yung song is because, parang, nakaka-relate tayo dun sa song. And yung lyrics is hindi siya empty words. Talagang sabi nga ni
kinuwento dito ni Pablo at saka ni Stel na one time tinanong sila ni Pablo kung ano yung gusto nilang sabihin sa mama at papa nila. And yun yung ginawa nilang lyrics nung kanta. So parang 'di ba, ang ganda nung pagkakagawa, ang ganda nung pagkakabuo ng song, and hindi lang siya talaga empty words, hindi lang siya iisang tao lang yung gumawa tas parang ito na yung lyrics. Pero parang nandun yung kwento ng bawat members dun sa kanta. So sobrang ganda lang talaga. And si Ken naman, iba rin yung boses ni Ken. Parang hindi ko ma-describe eh. Pero maganda rin yung boses ni Ken. Tapos meron siyang flavor na parang binabali niya yung, not the tone, but basta parang binabali niya yung vocals niya na parang meron siyang part na iba yung areglo. Parang hindi ko ma-explain na wait. I-ano natin, ibalik natin dun sa part ni Ken. Para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay. Ayun, yung part ng mga ganun niya, yung parang, hindi ko ma-explain eh, pero iba yung areglo ni Ken, parang, binabali niya yung last words, yung paa, parang nilalagyan niya ng sarili niyang flavor. And every time nakakanta si Ken, alam mong siya yung kumakanta kasi unique yung pagkakabali niya dun sa lyrics and dun sa song. So, gigets niyo ba? Sana nagigets niyo, di ba? Basta ganun, uulitin niya ulit yan. Yan na. Ayun. Paano ba to? Dun sa part na paghinga, di ba? Pag kinakanta kasi yung paano ba yun? Nakalimutan ko yung tono, be. Paghinga. Parang pagkakanta niya, hinga. Di ba? Parang open yung A. Pero sa kanya, parang binabali niya yung part na yun. And sobrang ganda. And nagkakaroon ng uniqueness yung part ni Ken. And malalaman mo agad na siya yung kumanta nun dahil sa pagbabali niya nung lyrics and nung tono nung kanta. And maganda yun, hindi yun bad thing ah. Maganda yung part na yun kasi inaangkin ni Ken yung part niya talaga. So, grabe, bongga yun. Unique na unique. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna. Ako nang bahala, labis pa sa labis ang iyong nagawa, papa. Pahinga muna, ako na. Lat-sarat-sarat, lat-sarat-sarat, lat-sarat-sarat-sarat, lat-sarat-sarat, 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 lat-sarat-sarat-sarat, lat-sarat-sarat. Di ko na sasayangin pang mga natitirang paghinga. Tutungo na kung saan naroon ang mahalaga. At kahit ang ilang kamay di mawa, wala pagkat dala kong mapa. San man mapunta lang kung saan nagmula. Wait. Grabe. Ito yung favorite part ko sa kantang to. Yung part ni Pablo, yung parang tataas na yung areglo ng kanta. Tapos biglang magme-mellow. Ito sa part ni, ano, ni Ken. Ito yung favorite part ko kasi talagang parang dito yung height ng emotions kapag nadadamdam mo talaga yung music. Yung height ng emotions dito, grabe. Tapos pagdating nung kay Ken, parang biglang maaani yung emotions mo. Kaya parang this, ito talaga yung part na favorite ko. And sobrang ganda nung boses talaga ni Pablo. Iba talaga yung boses niya eh. Meron siyang raspiness. Actually, yun yung mga gusto ko talaga sa mga singers. Yung parang, katulad ni Morissette, yung squeaks niya, bongga yun, maganda yun. Yung, ito nga yung raspiness ng boses ni Pablo. Narinig ko rin to, yung parang parehas ng raspiness, parang medyo garalgal, eme, what do you call this, parang paos-paos, si Akira ng BGYO,
ganun yung mga gusto kong voice, yung parang hindi siya perfect, pero perfect siya, pero parang hindi siya perfect. Alam mo yun, yung parang merong element na nilalagyan ng bago or like ng uniqueness yung kanilang boses. So, bongga talaga. Grabe talaga kapag kumakanta si Pablo ng live. Bonggang-bongga. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako na. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako na bahala. Grabe. Grabe sis. Bonggang, 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 bongga. So, ayun. Grabe yung part na, basta favorite ko yung pinakadulo, no? Simula dun sa part nung, ni Pablo, yung arangkada, yung areglo nung, song. Hanggang dito sa dulo. Kasi, yung ad-libs nila, grabe. Parang sobrang perfect ng mga ad-libs nila dito. Yung mga backing vocals, yung harmonization, yung high notes ni Stel, ni Pablo, grabe. Explosive talaga yung musicality dito. And gustong-gusto ko talaga na feel talaga nila. Parang inaangkin talaga nila yung music, yung kanta na parang yun talaga yung gusto nilang sabihin sa kanilang dedicated talaga sa kanilang family and grabe. Bonggang-bonggang-bongga talaga. So, okay. So, ayun nga ang mapa ng SB19. And grabe talaga. Gusto ko lang talagang palakpakan yung lahat ng gumawa. Si Sir Servida Music, yung nung song. Si Pablo, yung mga members, SB19, grabe. Bongga talaga yung kantang to. Parang, it's so full of emotions. And, isa rin kasi sa gusto ko talaga sa SB19, simula nung nag-start yung ikalawang yugto, parang pinapakita talaga nila yung like, what do you call this? Traits. Common traits ng mga Filipinos. Like, sa what? Parang pinapakita nila doon yung pagka makabayan, yung part na yun. Parang talagang ibagayway mo ang watawat. Sa dito naman sa mapa, makikita mo naman yung pagiging mapagmahal sa pamilya, sa magulang. So dito sa mapa, parang ma-feel mo naman yung parang pagiging mapagmahal sa magulang. Eh actually, doon rin pala sa what, ma-feel mo rin naman pala doon sa lyrics nila yung pagka makadiyos nila. Kasi, di ba merong lyric sa what na, Ama, sala, matat ikaw ang agimat. Di ba? Parang ganun ng lyrics na yon. And dito naman sa mapa, talagang pagmamahal naman sa magulang yung talagang binabandera ng kantang to. And yun yung gusto ko sa SB19. Like, yung songs nila is very meaningful. And hindi lang siya meaningful, pero yung musicality ng kanta nila is grabe, ang ganda. Alam mo yun, yung parang ma-LSS ka talaga. Kasi sa what, yung music nila doon is sobrang mix ng genres doon. Merong, sabi nga nung isang reactor na pinanood ko, parang pinagsamang rock na pop na hindi mo maintindihan. Pero it works and talagang nakaka-LSS siya. Dito naman sa mapa, parang pinanood ko din yung kung paano ginawa ni Sir Servida. Hindi ko alam yung first name niya, pero parang Survey the Music siya dito sa YouTube. Nung pinanood ko yon, nakita ko naman yung parang mga nilagay niyang elements dun sa instrumental ng mapa. And grabe, ang ganda lang talaga. Grabe, ang ganda nung
ma-LSS ka talaga dito sa MAPA, parang dun pa lang sa start, dun sa simula. La, tsara, tsara, la, tsara, tsara. Diba? Parang, pag pinakinggan mo, parang paulit-ulit na lang yun sa, paulit-ulit na lang sa utak mo. Parang kagabi nga, diba, nanood ako ng showcase, tapos nung, ano na, nagsiselfone ako nung gabi, parang, every time na, sa cellphone ako, parang yun lang lagi yung nagpiplay na, na tugtog sa utak ko. Parang, parang, ano ba yan? Hindi mo tanggal sa isip. Talagang grabe yung LSS dito sa MAPA na song. So, grabe ang ganda talaga. Kudos talaga kay Pablo. And, bilang isang leader ng SB19 and yung parang gumagawa na kanilang song, grabe yung talent ni Pablo, ni Sejun. Kasi, yung creativity niya, yung emotions niya talagang napapakita niya sa mga kinocompose niya na kanta. And it's sobrang ganda lang na makita sa isang K-pop group yon na parang sobrang hands-on nila. Kasi syempre, di ba sa K-pop, 17, BTS, yan. Sila yung mga gumagawa talaga ng music nila. Sila yung gumagawa ng lyrics, ganyan. Sila nag-produce, ganon. Parang sobrang ganda din na makita rin natin dito sa ating industry, sa K-pop industry, na may merong K-pop group na talagang hands-on sa kanilang music. And pati si Justin, di ba, siya yung creative director ng mga nilalabas ngayon na SB19 sa music video ng What, and pati na rin sa lyric video ng MAPA. So parang grabe yung talent talaga ng SB19. And ayun nga, yun lang talaga masasabi ko, very talented po SB19 pagdating sa dancing, sa paggawa ng music, sa pagkanta, sa pagiging joyful and everything. Talagang bonggang, bonggang, bongga. So, ayun. Wrap up na natin to agad. Ang dami ko na namang sinabi. Ang hawa na naman itong video na to. So, ayun. I guess that's that for today and for this video. And ayun. I hope you guys like this video. And if you do, click the like button down below. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just subscribe, click the subscribe button down below, and you can also, wait lang. So if you guys like this video, you can click the like button down below, and you can also subscribe to my channel if you still haven't subscribed. You can also tap the notification bell down below to be notified every time I'm going to post another video, especially ngayon na meron tayong ongoing series, which is the PPOP Live Reviews, where I review different PPOP groups live performances. So ayun nga, meron na tayong beanie, alamat, and for the next episode, meron pa tayong tatlo pang 5 episodes lang to. Meron pa tayong tatlong natitirang groups. So you can comment down below kung sino yung sa tingin yung re-reactionan ko pa. And meron akong hint, dalawang boy group at saka isang girl group pa ang ating re-reactionan sa ating K-pop live review. So if you want to wait for the next episodes, you can subscribe to my channel, and of course you can comment down below what you guys think about this video and what are your suggestions sa akin, kung ano pa yung gusto nyo makita sa channel ko, kung ano pa yung gusto nyo reactionan ko. So ayun, you can also follow me on my social media accounts. You can follow me on Instagram at Jemaica.T or at Glammed by Jem, and you can also follow me on Twitter at Jemaica_T. So ayun guys, I hope you guys like this video, and I'll see you on my next one. Bye! So for this video's verse of the day, I'm going to share to you guys Acts chapter 1, verse 14. It says, "All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus and his brothers." So, ang nakuha kong parang pinaka-point dun sa verse na yun is how important prayer is, especially for these days with everything that's been going on in the world. Of course, with COVID, then there's many other things that are happening. It is very easy for us to feel anxiety or be afraid of what is happening or be so unmotivated with what we are doing. But one of the things that we should put in our minds are exercise in our everyday lives is to always pray. Talagang if you pray, you will be strengthened by the presence of God, and talagang hindi mawawala yung problem mo pag nag-pray ka. But
it will give you the courage to face it and to know that Jesus is with you every step of the way or every problem that you have. And you know na talagang hindi ka pababayaan ni God sa kung ano man yung problem na meron ka. So, I just want to remind everyone to pray sa every step of their lives. Like, kung masaya ka, just pray. If you're sad, pray. If you're angry, pray. Like, I hope that it would be our one of our things na ginagawa every day is to always pray and be in the presence of God. So, ayun, I hope you guys learned something from what I shared for today and I'll see you online.